Pinapatuto ka na ni Pangulong Bongbong Marcos ang imbisigasyon sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Kalot ka na ng pagkundina sa pag-ambush sa mamayag. Kabilang na po rito ang Embassy ng Canada at Netherlands na nagsasabing ang pagpatay sa mga journalist ay direktang pag-atake sa press freedom. Nasa frontline balitang yan si Faith Del Mundo. Ito ang sigaw sa indignation rally ng National Union of Journalists of the Philippines sa Quezon City ngayong gabi. Kinundina ng grupo ang pagpaslang sa broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid. Sa paunang investigasyon, pinaulan na ng bala ng riding in tandem ang minamanehong sasakyan ni Lapid sa labas ng BF Resort Village sa Las Piñas kagabi. Dead on the spot si Lapid habang nakatakas ang mga salarin. Sa NUJP rally, nagsindi ang mga dumalo ng kandila habang ibinabandera nila ang banner na nanawagang itigil ang pagpatay sa mga mamamahayag. An attack on all. Hindi natin siya pwedeng i-normalize. No? Actually, kung tutuusin natin, yung in recent years, medyo na-normalize na yung threats against the press, yung attacks against journalists. No? At ngayong nasa bagong administrasyon tayo, siguro magandang pagkakataon din ito para mabago siguro yung mga policies ng sa pakikipagtungo no sa mga journalist. Sabi ng grupo, aktibo si Lapid sa panawagan para sa press freedom. Very active siya sa mga sa press freedom oppression and kung titingnan nga natin yung huli niyang mga episodes ay tungkol sa red tagging no na basically, sinasabi niya yung mga may mga trolls at may mga sabi nating influencers no na nangaharas do sa judge sa Manila no. Kaliwat kanan ng pagkondena sa pag-ambush kay Lapid. Kabilang na rito ang Commission on Human Rights na nagsasabing mahalagang ginagampan ang papel ng mga journalists sa demokrasya. Sabi pa ng CHR, nagsasagawa na sila ng sariling imbestigasyon sa pagpatay kay Lapid. Nagpahayag din ng pagkabahala ang Embahada ng Canada at Netherlands na co-chairs ng Media Freedom Coalition of the Philippines. Anila, ang mga pagpatay sa mga mamamahayag ay direktang atake sa media freedom. Dapat daw ay agad maimbestigahan ang atake sa media workers at mapanagot ang mga may sala. Ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP, hinimok ang gobyerno na gumawa na ng mga hakbang para pigilan ang iba pang insidente ng karahasan laban sa mga miyembro ng media. Kinumpirma naman ng Malacanang na nagbigay na ng utos si Pangulong Bongbong Marcos para tutukan ng imbestigasyon. The Office of the President, particularly PBBM, is concerned of what had happened to Percy Lapid. In fact, I was in communication with certain officials who advised me that the Southern Police District has already created a task force, the Percy Lapid Police. In fact, I personally would meet with them and reconvene them if necessary to advise them, encourage them to sit down with the Southern Police District and ensure that the conduct investigation proceeds without any problem and that to submit a report to us hopefully within the next 7 days. Sa mga huling upload sa kanyang Facebook page ng Lapid Fire, binanata ni Ka-Percy ang aniyay pangre-red tag ng ilang kaalyado ng gobyerno. Hindi naiintindihan itong mga nagre-red tag na ang akusasyon mo ay seryoso na pag ni-red tag mo yung tao, eh posibleng yan ay mapatay. Hindi lang yan, pati ang kanilang pamilya. Maging ang malalapit kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya pinalampas. Hindi naiintindihan itong mga nagre-red tag na ang akusasyon mo ay seryoso na pag ni-red tag mo yung tao, eh posibleng yan ay mapatay. Hindi lang yan, pati ang kanilang pamilya. May mga birada rin si Mabasa laban sa nakaraang administrasyon. Kaysa makinig ka kay Vic Rodriguez at kung kani-kanino riyan ang mga kasama niya, makinig ka na sa asawa mo. Mas secured ha? Ang paligid mo kung mas makikinig ka sa asawa mo. Sa mga nais, magbitiw na sa pwesto, lumayas na itong inutil at wala namang alam na si
Trixie Angeles, ha? Walang alam sa pagiging kalihim ng OPS. Abay, sorry na lang. Sa isang pahayag, mariing kinundina ng pamilya Mabasa ang anilay brutal na pagpatay sa kanilang padre de pamilya. Hindi raw ito pag-atake lang kay Kapersi sa kanyang pamilya o sa kanyang propesyon bilang broadcaster, kundi pati sa ating bansa at sa katotohanan. Nananawagan sila ng hustisya at agad mahuli ang mga pumatay sa mga mamamahayag. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5.